Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po inyong friend, ER Sepek, na nagsasabi sa inyo na sa kabila ng ating mga problema sa COVID-19 ay gagawa na lang tayo ng isang kapakipakinabang na video regarding sa schematic diagram ng isang television, na itong schematic na to ay may kinalaman sa power supply, yung distribution ng mga boltahe, ng mga voltages sa bawat stages ng television. Napaka-importante kasi nito, guys. The most common problem in the electronics circuit is the power supply, no? Yan talaga yung pinaka-common. So, umpisa natin, no? Sa basic television, CRT television, yung AC input natin is 220 volts. Okay? And, then 220 volts. And then, yung input niya, na ito yung input na to, ito yung tinatawag natin plug, saksakan. Pumunta ka agad yan ng switch. Alam nyo naman siguro, guys, kung ano yung switch, no? Ayan, switch, no? And then, pagkatapos niyan, pumunta yan sa tinatawag nating rectifier diode. Rectifier diode. Now, bridge rectifier. Yung apat. Then, after nyan, meron siyang capacitor, no? 220 microfarad, 400 volts, no? Sometimes 100 microfarad. And then, ayan, ito yung symbol natin, ground, no? Positive, the ground. Tapos nyan, yung positive side nyan, guys, pumunta yan sa, ano, sa chopper, sa primary. Okay? Pumunta yan sa chopper, no, yung kabilang side nyan, pumunta yan sa switching regulator natin. Regulator. Of course, ito yung ground natin. Switching regulator. Ayan. Ito yung primary. No? At pagkatapos nyan, guys, no? Meron siyang secondary. No? Yung secondary, naka-isolate to sa primary. Okay? Dito na na-develop yung distribution of voltages, no, in different sections. Diyan niya na hinahati-hati. O dinidistribute yung iba't ibang boltahe papunta sa iba't ibang bahagi ng television. Okay? So, ganito example. Itong unit na to is not exactly the same sa lahat ng unit. No, pinapaliwanag ko lang dito kung paano gumagana yung isang power supply in the television. At saka yung mga major test point, papakita natin kung saan kayo magsusukat. No? Okay, meron siyang halimbawa, may tatlong rectifier dito. Okay, talagay natin ng filter. So, let's say ito ay B+. Another one, meron siyang sariling filter din. Let's say sabihin natin ito ay 24 volts. And the other one is 12 volts. Meron siyang sarili ding filter and going to ground. So lahat yan ay may kanya-kanyang filter at may kanya-kanyang rectifier na kinoconvert niya yung AC to direct current. Okay. Yung B+, guys, hindi pare-parehas to.
Depende ito doon sa television. Minsan may 110 volts, may 115 volts, may 120, 125 volts, 130 volts. Depende doon sa brand and unit ng television. But the function of P+ is parehas lang, no? Dito sa other distribution, may 24. Sometimes may 15, may 16, no? Dito sa 12 volts, merong 9, may 12, 15. But again, yung trabaho niya ay parehas lamang in all televisions, no? Diyan lang sa pultahin nagkakatalo-talo. Okay, after niyan, meron siyang opto. No? Opto coupler. Yan. So yung trabaho niyan ay feedback, no? Feedback 'yan papunta doon sa ating primary. Okay? Para sa pass switching, no? Lagyan lang natin dito halimbawa ng resistor para ma-eliminate lang natin yung supply niya. Okay? Almost this is a K value, 1000 ohms value. Hindi na natin i-kaklaro kung anong unit kasi ito ay applicable naman. Ang theory nito ay applicable to all kinds of CRT television. At yung other side ng opto, no, ay kumuha yan usually sa dito sa B+, no? Okay. Naglagay din halimbawa dito ng resistor. Not exactly the resistor, pwede niyang regulator o para lang ma-eliminate yung current flow. So yung opto natin, ang in niyan, kadalasan niyan meron niyang 30 volts, no? 30 volts ang pumapasok diyan. At yung output niyan dito o yung kanyang output niyan sometimes meron kang 16 volts, no, na ma-measure, no. So ang trabaho nito from rectifications, once na nag-energize to, tatawid yung current at para ma-recognize niya yung current na binato from here, no, i-feedback yan ng opto papunta sa regulator. No, yun yung way ng communication between the regulator na nasesense na ng opto natin na mayroon ng binabato sa secondary. At yun, nagkakaroon ng pass-acting switch. At yun, tinatawag natin switch mode power supply, SMPS. Okay? Next one. No? Ito na, dito na tayo, guys. Okay? Unahin natin to. Itong B+. Itong B+ na ito, no? Yan. Pwede tayo maglagay dito, test point. TP. Test point, no? Pwede niya sukatan 'yan kung meron tayong B+ na ano, directly doon sa data sa capacitor, no? Diyan. Pagkatapos niyan, yung capacitor na 'yan, didiretso 'yan guys sa tinatawag nating FBT. Alam niyo ba 'yung FBT? FBT, flyback transformer, no? This is another part of power supply na meron siyang mga distribution of voltages din, no? Mamaya discuss natin. Okay. So from here B+, papasok 'yon doon sa input ng flyback. Okay? Pwede kayo diyan mag-test point sa may flyback. Tambayan yung test point, pwede niyo sukatan 'yan. Yeah. Na kung ano yung nasukat nyo dito sa B+ dito, yun din naman nasukat nyo dun sa input. Okay? Then, yung out ng FBT, papunta na yan dun sa X out natin. Hot, kung tawagin, no? Horizontal Output Transformer.
Yan. So, kaputin dyan. Collector side. No? So, ito, pwede rin natin lagyan yan. Ang tatawag natin test point, EP. Pwede nyo sukatin yan. So, may collector. No? Collector. And the other side, this one is going to ground. No? Okay? Then, sa collector side niya, dito, may mga nakaparallel yan na capacitor. May mga nakaparallel na capacitor. Ayan. Itatawag natin timing cup. Ito, malaki din ang rules nito. Kapag naninira ng horizontal, isang dahilan na sira na yung ating timing, no? O isa ring dahilan na sira din yung FBT kapag naninira ng horizontal circuit. Okay? So after ng timing cup, no? Yan, papasok na yun doon sa tawag nating yoke. Deflection yoke. Deflection yoke. Yung yoke natin na alam nyo guys, meron naman dalawang windings yan. No, horizontal winding and the vertical winding. So i-block ko na lang 'yan para to specify this is the deflection yoke natin. Okay? Papasok 'yan sa deflection yoke. Okay. Yung base naman ito ng ating edge out na to, pupunta 'yan dito sa other circuit na tinatawag nating HDT. Horizontal drive transformer. Okay? After na horizontal drive transformer, na papasok yan o dito yan, ang karunugtong yan, yung tinatawag nating driver transistor. Yan, driver transistor. No? Siya yung magbibigay ng oscillation para mag-switch yung horizontal transistor galing sa driver transistor. Ayan. So, bago mag-operate lahat yan, ito ay kinokontrol natin ng, ito ay kinokontrol siya na tinatawag nating chroma o microprocessor and pinakakilalang tawag dito yung jungle IC. Jungle IC. Okay. Yan, dito yung magmumula. Yan. Yung jungle IC, siya magbibigay ng signal para sa oscillation ng FBT. Na? Next one. Itong 24 volts na ito, no? Sinusupplyan ito. So, minsan, naglalagay dito ng ano, ng regulator, some cases na may mga television unit na naglalagay pa siya ng isa pang regulator kasi binababa niya pa yung 24 volts na yan eh. Regulator na minsan nakalagay dyan 9, kung hindi 9, 5 volts na supply ng system. 5 volts. Let's say sabihin natin 9 and 5. At ang main concern niyan, sinusupply niya yung ating jungle IC. Yan, depende sa pin. Naka-pin ng jungle IC. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi pare-parehas ang manufactured o pagkakadesign yan. Pero the principle and the operation is almost the same. Then, next one, dito sa part na to, no, itong 24 volts, sinusupply niya rin yung ano, guys, yung vertical amplifier. Ayan. Let's say maglagay tayo din dito ng IC. Ito yung vertical. Vertical IC. No? Yung ibang modelo guys, sa flyback sila kumuha. No? Halimbawa, yung supply ng IC sa halip dito sa may stopper, sometimes kumuha sila doon sa supply back. No?
Mamaya, maglalagyan tayo ng broken line para may option tayo kung ano yung kung saan siya kumuha ng supply, no? Kasi sabi ko nga, hindi pare-parehas. Dito, sa din modelo na to, na sa instruction natin, na kumuha siya ng supply sa vertical section, no, sa may secondary section ng power supply. Okay, 24 volts. Pwede kayo maglagay dyan ng test point. No? Ito, test point. And then, yung signal nito ng vertical ay magmumula din sa jungle IC. At yung out niya, guys, no? Yun ay pupunta doon sa ating deflection knob. No? Yung sa winding niya na vertical winding. Dito naman kanina sa edge out, horizontal winding. Dalawa yung winding niya, no? So, papasok yan doon. Sa test point natin, pwede tayo maglagay niya ng test point, no? Na para ma-identify mo kung good yung vertical, dapat may masusukat ka dyan na 6 volts to 10 volts AC. Naka-AC, ha? AC ang inyong range, no? Ilagay nyo dyan sa dalawang output, ito, no? May makikita ka ba dyan? Yung dalawa, bali, apat yan, guys, eh, no? Apat yan. Tap nyo doon sa output ng yoke, doon sa may vertical, sukatin nyo yun, no? Dapat, kung normal yan, may masusukat kayong 6 volts to 10 volts DC. Kapag wala, posibleng may problema ang vertical IC, no? Dito, sa part dito na may mga kapasitor dito, baka dyan may problema, no? Or yung binibigay ng jungle, baka may problema, no? Or sa jungle na may problema. So, from here, from 24 volts, sinusupply niya yon ng vertical para gumana at magbigay siya ng vertical signal para dun sa ating yoke, no? From the jungle IC. So, magtatagpo na sila ngayon dalawa. Okay? And then, yung isang supply na to, kalimitan to, sinusupply doon sa audio IC. Very familiar na kayo dito, no? Audio IC o amplifier. No? So, yan. At yung signal niya din na yan ay nagmumula sa jungle IC. No? Jungle IC. Kasi iba to, combine and system control, no? System control. Sa mga television niya, kalimitan na, combination na, system control na siya, at the same time, jungle IC pa. O, dyan magmumula yan. No, kapag walang audio, maybe possible yung test point nyo dito, wala kang masusukat na 12 volts, no? Wala kang masusukat na 12 volts, no? Kaya patay yung audio, or sometimes, sira na yung IC. O maybe, the jungle IC system control ay hindi na nagbibigay na signal para sa audio applications. Okay? Next one. Yung protect circuit. Yan. Napaka very, very common yung protect. No? Protect circuit. Yung protect circuit naman, ang trabaho nito, pinoprotektahan niya yung television kapag may mga nasa-sense siyang fault. Halimbawa, nagkaroon dito ng fault ang vertical. Yan. No? Magsisignal ang vertical papunta dito sa protect circuit natin. No? At yung protect circuit na to, siya yung magbibigay ng signal papunta sa jungle to terminate o to shut down the unit. Okay, halimbawa, nasira yung vertical, nawala ng signal ng vertical, nawala ng output ng vertical, yung protect ang mag-a-identify na nagkakaproblema yung vertical circuit at bibigyan ng signal ang jungle IC to shut down the unit. Okay, ganun din dito sa ating B+, no? B+. Kapag tumaas yung B+, guys, no? Siya rin yung nakakasense ng problema. Yan. Papunta yan dyan. Okay?
Itong protect circuit composed of transistors, no? Sometimes IC, pero most common is the transistor, no? Sa transistor circuit 'yan, 2 or 3 transistors na nakalagay diyan, no? Kapag tumaas yung, halimbawa, record natin ay 110 volts, no? Yung ating B+, eh tumaas 'yan, naging 120. So, madedetect ngayon niya ng protect circuit. At yung protect circuit ang magbibigay na signal dito sa ating X-ray na shut, i-shut down niya yung unit. No? Yung X-ray, yung ibang term dito ay protect. Nakalagay dyan sa IC. Yung iba naman ay abnormal. Abnormal. Pero parehas ang trabaho nila, no? To shut down the unit. Okay. Yan yung very important. Kaya minsan, may nasusukat kang B+, ayaw mag-oscillate, is because may problema yung vertical circuit na pinoprotektahan ng protect circuit natin. No? Ano ang mga dapat i-measure mo? Yung test point na to, dami output. Ito yung test point ng input. Dapat meron tayo ma-measure dyan. And test point natin ng input yan, mababa lang yan. Almost 5.5 to 1 volts, no? Ang nasusukat natin diyan dito sa out 6 volts to 10 volts AC. Yan. Dito sa test point natin, dito sa drive transistor, dapat may masukat kayo dito na 0.3 to 0.7 volts, no? Yan, may masusukat kayo dapat diyan. Dito sa may base, ito base ng edge out natin, base, no, may masusukat dapat din kayo dito na 0.3 to 0.7 volts. Kapag wala yan, no, kapag wala ito, possible na dito may problema, no, or pwede rin itong HDT. Yung HDT natin, guys, kumuha yan sa supply ng B+, naglagay lang siya ng resistor to eliminate or to decrease the flow of current, no? Naglagay lang ng R. Yung value ng R, hindi natin lagyan kasi iba't ibang value ng mga television, no? Once na nagtaas na o nag-increase ng resistance yan, no, or nag-open, nawawala ng supply ng HDT, yung sa secondary winding niya. Yung HDT kasi may dalawang winding yan eh. Parang ganyan eh. Oh. Yan. Parang ganito yung HDT. Ito yung supply niya. Pag nawalan niya na supply, normal, yung pinanggagalingan dito sa transistor na ito, hindi nagagana, no? Hindi nagagana. Ito yung drive natin, no? Ito yung drive. Let's say, ito yung drive. Yan. Kung ito yung drive na to, ay nawalan supply ito, no, papunta ito sa ground, nawalan, no? So hindi nagagana 'yan dito sa part na ito, no? Kaya dito sa base na ito, may masusukat ka diyan 0.3 to 0.7 volts. Then dito sa out na to, no? May measure ka diyan na supply, no? May measure mo diyan usually nasa 12 volts, no? Mami-measure nyo dyan. Okay? At yung FDT naman, guys, ito yung panibagong distribution ng voltage, no? Kasi transformer din eh, no? Flyback transformer. Yan. Una, pwede itong pumunta doon sa heater. Yan. Yung heater ng CRT ay kumukuha dito sa flyback. Kapag walang heater, no? Wala kang picture. No, wala kang nakikitang bumabaga doon sa picture tube. Ito ang sa pwede mong i-check, yung heater na to, no? Supply back. Next one, ABL. Yan, may kinalaman din sa picture, no? ABL. Next one, 180 volts. No, 180 volts. No? Yan. Yung 180 volts na yan, papunta yan doon sa papunta ito, guys, sa video amplifier, no? So
sa yung circuit ng video amplifier natin, no? Video ampli, video amp. Ito yung makikita nyo yung dun sa neck ng CRT. Ito, papunta sa 180. Ito. Yung papunta doon, papunta sa 180. Check nyo kung may 180 volts to. And then, yung signal nito, yung video signal nito, manggagaling din sa chroma ninyo. No? RGB. Yan, may tatlo tayong resistor dyan. R, G, and B. No? Papasok yan dito sa video amplifier ninyo. And then, yung output nyan, pupunta yan dun sa CRT tube. Yan, yung CRT natin. Papasok yung CRT. No? And dyan na yung socket ninyo. At syempre, yung filament dito, ng heater, ito yung heater, papunta yan guys dito. No? Kita nyo ito nagbabaga kung gumagana yung inyong heater. No? Sometimes, common trouble din yan. May sounds, naglilipat ng channel, no? Kaya lang, walang picture, yung pala, wala nang supply yung heater. Itong heater natin, napakababa lang ng boltahe niyan, nasa 3 to 6 volts, no? Ang nasusukat natin dyan. No? Sometimes, AC, at minsan, ginagawa nilang DC. So, there's no question about that kung anong pwede niya i-supply. So, kagana yan, AC man yan or DC. No? Depende sa model ng unit. And of course, the memory, no? Ito yung MEM. Yung memory natin, kumuha yan dito sa 5 volts. No? Kumuha ng 5 volts yan, sinupply niya dito sa memory. Yan. At yung memory naman, ang nagbibigay signal para sa ating chroma. Okay? Yan yung distribution ng bawat voltages, no? At yung mga test point na dapat nating i-consider. Okay? At pagkatapos, no? Guys, dito sa ginawa nating illustration na ito, pwede nyo itong reviewin o pag-aralan yung loop ng flow ng voltages. No? Kapag nawala yung B+, no? Naging 0 volts, pag hinang nyo ang FBT or X-out at 0 volts pa rin yung nakasukat nyo sa test point ninyo, walang problema dito sa walang ibang dahilan kundi dito sa power supply. But kapag hinang nyo ito at nagkaroon na ng B+, nagkaroon na ng supplyan, ibig sabihin dito may problema sa X-out. Okay? Yun yung no B+, no? Ngayon, kapag low voltages ng B+, sometimes dito may problema sa diode, no? O lignite diode, pwedeng itong filter niya blotted na, no? Check niyo rin to guys, pati dito. Or minsan may B+ ayaw mag-on because sira yung vertical. How to check the vertical? Sabi ko nga sa inyo, saksak nyo, no? No? Itutok nyo agad yung tester nyo, saksak nyo. Pagkasaksa, pindutin nyo yung channel up, yung channel button. Dapat pag inon nyo yun at biglang parang nag-oscillate, dapat may masusukat kayong 6 volts to 10 volts. Kapag wala, sa vertical section nyo hanapin. Okay? Kapag may guhit, guhit siya. No? Ito yung television nyo. Halimbawa ito, gumuhit, ganyan. Dito sa part na ito, baka walang 24. Check nyo kung may 24 volts. Check nyo yung supply nito, yung B+ na ito. Baka wala. Or, baka wala ito. Itong voltage na ito. Nagaling dito sa jungle. Yung out na ito. Vertical out. Baka wala yung vertical na papasok doon. No, check nyo yan. Kasi ito, minsan may mga resistor lang dyan. Resistor.
May area na yan na minsan nag-change in value. Okay? So, I hope na sana ay nakatulong ito sa inyo sa abot ng nakaya natin. Ito ay basic fundamentals para lang sa mga beginners. At doon sa mga expert naman, kung may mga suggestions kayo, why not na i-share nyo sa ating mga friends, no? Okay, thank you. And para doon sa ating mga friends na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Paki-like na lang yung ating channel. Paki-share na rin sa ating mga friends. No? Nga pala, may nakalimutan ako kanina dito sa part na to. May fuse to eh, no? Fuse. Lagyan na lang natin. Sorry kanina, hindi ko naisama. Pero pahabol ko na lang. Huli man daw at magaling, eh may ahabol pa rin, no? Yung fuse natin, 3.15 amps. No? Kaya protection yan sa buong circuit. Okay? Tapos parang nabanggit ko dito kanina, horizontal output transformer. Correct natin, horizontal output transistor, no? No, transistor yan guys, base, collector, and emitter. Okay, once again, thank you very much and have a nice day.